Mga Bilang Chapter 24. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel sama-sama bawat tipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya ay nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos at nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan kahit nabulagta sa lupa ngunit nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda, kay Inam, O Israel, ng iyong mga tirahan. Wari, napakalawak na libis, parang hardin sa tabi ng batis. Wari, punong kahoy na mabango. Itinanim ni Yahweh, matataas na punong sidar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag. At ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya ay lulupigin, pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon sa kanyang higaan, walang mga has gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala, susumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa. Galit na galit si Balak kay Balaam, nanggigil siya sa galit sa kanyang sinabi. At sa galit at kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway, ngunit anong ginawa mo? Tatlong beses mo pa silang binasbasan. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita pero hinadlangan iyo ni Yahweh. Sinabi di Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa iyong sambahayan, ay hindi ko gagawin ang hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang mensahe ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos na nakakaalam ng kalooban ng katastaasang Diyos, nang nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan, kahit nabuwal sa lupay, malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. May mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang babagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir. Samantalay patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa mga lungsod ay kanyang uubusin. Nang makita niya sa pangitain ng Amalek ay ganito ang sinabi niya. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay lilipulin. Sinabi pa niya nang makita sa pangitain ang mga Sineo, tirahan mo ay matibay at matatag. Gayunman, ang bansang Sineo ay parang pugad na nasa mataas. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asur. Nagpatuloy siya sa kanyang mga pahayag. Sinong maaaring mabuhay kapag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa kitim upang kanilang lusubin si Asur at si Eber, ngunit sa bandang huli, sila'y malulupig din. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganun din si Balak.